This is our girl. Okay na. Hello po. Once again, I'm Joy and welcome to our vlog. And welcome to our channel. So kasama ko po ulit ang si Hubby. Actually, matutulog na po sana ako. Pasabi niya mag-shoot daw kami. Very excited siya kasi mula po nung nakita siya dito sa channel namin, nadagdagan po ng lima. Nadagdagan ng lima yung subscribers namin. So baka sakaling ngayon, madadagdagan ulit ng lima. Magpasalamat ka sa mga subscribers. Salamat sa mga nag-subscribe. Ang hina ng boses mo pa. Salamat sa mga nag-subscribe. Maraming salamat. Sa 590 na ba? Sa 590 po naming subscribers, maraming salamat. At sa mga 10 nag-unsubscribe, salamat na rin. Salamat na rin. At least bumisita po kayo. Ganyan talaga. May mga tao talagang hindi nag-stay and who would choose to leave. But still, thank you kasi kahit papaano bumisita po kayo sa aming channel. At sa lahat po ng magsusubscribe pa, maraming salamat na po in advance. Okay? So ngayon po, part 2 po ng ating challenge sa kanya. Kasi nung nakaraan, parang apat lang yata ang mali mo, no? Tatlo lang ang mali niya out of 15. Ngayon, tingnan po natin, hinamon niya ako ng mas mahirap na mga salita. We are still on pronunciation, but I made sure na medyo mas mahirap tong mga ito because this is already the application of the video, of the lecture on pronunciation, capitalizing on the stress, tsaka po yung ibang mga most common words na most commonly, nawawala ako pag nandito siya. Ikaw na mag-explain. Hindi ko alam yun. Yung mga common words na madalas na may mispronounce natin. Yeah. Okay? So, ito po ang mga yon. Una, 20 words po itong mga ito. May price yun ah. May price po. Pagka po nakapag... Ano inang dapat ang mali mo? Dapat mas marami akong tama kaysa mali. Ay, hindi ah. Panalo ako nun ah. Eh, paano kung ang... Sige, kung mas marami siyang tama kaysa sa mali, hindi ah, dapat... Hindi ah, dapat mas marami. Kung 20 points marami. To, dapat mga 15 ang tama mo. 15? Dapat milima lang ang mali mo, o ilan ang kaya mo kaya? 20. 20 out of 20? Kung perfect niya po, na siguradong hindi naman, ililibre kita ng pansit. Sige. Pero pagka po naka, ang mali niya ay 5 lang, out of 20. 20. Ibig sabihin, 15 dapat ang correct mong sagot. 15? Sige. So, sige. Pagka more than 5 po ang mali niya, siya naman po ang maglilibre sa akin ng pansin. Okay? Sige, let's G. Ito una, I'll be giving him the easiest, I think. Ang dami naman na, 20. 20? very common yan. Tuesday. Ha? Tuesday. Ano? Tuesday. Tuesday. Ano? Tuesday. A day of a... Tuesday. Tuesday? Tuesday. This one is actually pronounced as Tuesday. Oh, Tuesday. Hindi mo naman din... Anong pa sabi mo sa S? Wala namang S yun, Z yan. Tuesday. Tuesday. Mali! So, mali mo siya sa Tuesday. Okay. One down. One down. Tuesday. Tuesday po dapat Tuesday. Siya. Hindi Tuesday. Tuesday. T-O-O-Z dapat ang pa-pronounce Tuesday. Okay? Sabi niya Tuesday, mali. Next. Ito. Admirable. Admirable po ang sabi niya. That's wrong. Because this word... Admirable. Mali. Because this word is stressed on... Admirable. Ha? Admirable. Isa lang daw. Admirable. Ano? Admirable. Admirable? Oo. Mali pa rin siya. Admirable. Hindi ah, kasi ito, I stress on the first syllable, so dapat admirable. Ang pag-pronounce. Yes, admirable. Ulitin mo. Admirable. Admirable. Okay? Mali daw. Dalawa, mali na. Okay. Admirable. Ito na. Next, this one, I think you can do it. Salmon. 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 No. Salmon. Salmon? Yeah. Salmon? Salmon. That's still not correct. Kasi pa dapat silent yung L. Salmon? Dito. Salmon. Salmon parang almond. Hindi po dapat ina-aspirate yung L sound. So, salmon.
salmon. Tatlo. Yeah. Dalawa na lang. Ayan. Poem. Ah? Poem. Okay, poem. This is also pronounced as poem. Poem. Pwedeng poem, pwedeng poem. Yung poem po na naririnig natin, hindi ko po, wala po akong mahanap na dictionaries, even online, ang pag-pronounce ito ay poem. Wala po akong nakitang ganon. Pero ang acceptable lang pong pronunciation niya ay poem or poem. Okay, one, isa lang po ang tama niya pa. This one. Southern? Ang yabang mo ha, sabi mahirapan ko. O ano? Southern. Southern, ang sabi Southern. Niya po. Southern. Southern. Ano nga? Southern. Southern, final niyang sagot, but it's Southern. 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 Southern part of the Philippines. What's Southern? Southern. Yan talaga. Next. Apat ng mali niya. Adolescent. Ah. Adolescent. Adolescent, correct. Because this one is not pronounced as adolescent. Ah, kasi dun sa una eh, inano ko natin ito na. Hindi siya dapat adolescent or adolescence, but it should adolescent. Be adolescent. Chess on the third syllable. Say it again. Adolescent. Very good. Okay, dalawa pa lang tama nila. Talaga. Hindi mo lang po talaga yung... Bury. Ha? Bury. Bury? Bo? Bury. 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 Okay, Bury. This one is pronounced as... Can you use this one in a sentence? I'll bury my things. Why do you have to bury your things? But because it's not... I want to bury my things. But this one is not pronounced as bury. Because that's what you told me, no? Bury. It must be pronounced as bury. Bury? Bury the dead. Yung mga tanim mo dyan na may mga bury-bury, it sounds like bury. Bury the dead. Wala na akong pansit dyan. Wala na. Ikaw na yata ang mag-ano. Dapat 10 ang ano ko eh. 10 dapat ang tama ko eh. Sabi mo kanina, perfect ng 20. O, eto. Kasi ito yung pinapa-master ko sa mga anak mo. Oh. Eyebrow. Okay, very good. This is not pronounced as eyebrow. Kasi marami po sa atin gumagamit ng pronunciation na eyebrow. But this one is pronounced as eyebrow. 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 Tatlo. Next. Ito, nakita mo to sa pelikula. Hindi ko lang alam kung mare-remember mo siya. This means a front, the front part of the building or the face of the building. Fakad? Fakad. It would also mean deceptive appearance. Facade. Facade. Last answer. Last final answer. Your final answer. Fake out. But ano ibig sabihin na nito ulit, papa? Ito yung front part ng building, yung face ng building, or kahit na ano mga establishment, yung pinakaharap niya. Okay, pwede rin yung front ng tao. Okay? This one is actually pronounced as facade. Facade. And it's not facade or it's not facade, it's facade. Next, very easy. Yan lang. Dami mo nang mali. Anim. Jewel. Jewel. Ah? Jewel. Jewel? Jewel. Jewel? Sige, I would accept that, but the dictionary would tell us that this one is supposed to be pronounced as jewel. Jewel. Jewel, ano sabi ko ah? Jewel, sabi jewel. Mo. Jewel. Pero sige, i-accept ko pa rin yan kasi parang gano'n naman yung kanyang sound. Eto. Eh, baka dalawa ang ano natin. Palitan ko na lang yan. Okay, this one. Bomb. 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 Ano ba? Final? Bomb. Bomb, walang B. Okay, tama po. Kasi yung mga words na, may mga words na nag-i-end sa B, pero hindi na ina-aspirate yung B na sound. Kaya ito po ay bomb, comb, o kaya climb. Wala po silang B. I repeat, bomb, comb, for the supply, and climb. Okay? Correct niya po. Ito, next. Scars. Ah? Scars.
scars. Scars. Anong ibig sabihin yan? Hindi ko alam eh. Pag sinabi kong the supply of rice this time is scarce. Scarce? Which means? Basa? Kasi basa yung palay namin sa loob. Basa yun eh. Scarce, which means? Scarce. It's not scarce. So pagka meron yung it's scarce, which means insufficient. Hindi sapat. So dahil pag ulan at basa lahat ng palay, maybe later magkakaroon ng scarcity of rice. So siguro tataas naman ang presyo ng rice. So this one nakatambak din sa fasad. Nakatambak din sa fasad namin lahat ng lahat ng palay. Palay na scarce. It means insufficient. Okay, next. Seven na. Eto. Ari. Ori. A W. Why? Why? Ori. Ari. Ari. Ori. Ori daw po, but that one is pronounced as Ori. Ori. Oh, tama. Actually, Ori. Kasi ang ibig sabihin na Ori is cute, pwedeng crooked. Pwedeng yung pili na pilipit. Okay, that's Ori. So pag pinilipit ko yung kamay mo dahil wala kang nakuha, ang sasabihin mo ay Ori. So pag nakakalimutan niyo pa yung pronunciation ng salitang ito, you just have to think of Ori and you would know that this one is pronounced as Ori. Okay, mali. 8 na. Ito. Paborito mo yan. Paborito mo, hindi mo alam i-pronounce. Cucumber. Yung totoo kasi. Cucumber. Cucumber is correct. Yes. It's not pronounced as cucumber, but it's pronounced as cucumber. Next, ito. Bus. Ha? Bus. Ano ibig sabihin yan? Bus. Pusa. Hindi nga. Hindi ko alam. Yung nana ng mga sugat. Oh, nana. Bus. So that one is pronounced as? Bus. Pus. Means pus. Tama na. Padaya talaga ito eh. Next. Okay. Rabies. Rabbit. Huh? Rabies. 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 Oh, mali na naman. Ano yung puro tama? Mali ka nga. Ikaw, kahit mali mo, tinatama mo. Ito, medyo mahirap. It means a mental disorder, psychological disorder. Schizophrenia. Huh? Schizophrenia. Schizophrenia? Pero narinig mo na ba yan? Di ba? Okay. Schizophrenia, but that one is pronounced as schizophrenia. Schizophrenia, it's a mental disorder. Baka po may kilala tayo, tulungan na lang natin siya. Ito yung maraming mga delusions, saka mga hallucinations. Bibili na ba ako ng pansin? Oh, mamaya pa. Okay? It's a kind of schizophrenia. Okay, schizophrenia. Manina naman, number 10. Ikaw nag-hammer ng level 2. Tapos na ito. Infamous. Very good. Ano ibig sabihin? Famous. Infamous. Tama, sikat. Sikat siya sa paanong paraan. Yes, infamous. Bakit siya naging sikat? Pag ang person na infamous, sikat siya dahil? Dahil sa ginawa niya. Anong ginawa niya? Mga good or bad? Siyempre, mga goods and bads. Okay, pag ikaw ay infamous, meaning naging sikat ka because of your bad deeds. Bad deeds. So, in Tagalog, ito yung mga walang hiya ng mga tao. Okay, so you don't want to be infamous, right? But you want to be famous. I want to be famous in. Famous. Ayun, 20 na to. Ito na lang ang last. Okay. Hippopotamus. Ha? Ah? Hippopotamus. Hippopotamus, correct. At least may humahabol, hippopotamus siya. Hindi siya hippopotamus. Yeah, hippopotamus. It's hippopotamus. Okay? Hippopotamus. So, dito po nag-e-end yung challenge natin. So, next time, hindi na ka i-challenge sa pronunciation. Wala na. Kasi 10 out of 20 lang ang nakuha mo. At least, bibili na ako ng pansit. Bibili ka na ng pansit. 10 po ang mali niya out of
10 na tama. Ten, so kung kalahati, oh. So kung sa totoong sana kanina di. Ay, sabi mo kasi perfect mo siya. Pero ang video po na to sa totoo ay nagpapatunay na ano? Marami kalahati ang nalalaman ko sa mga talents mo. Kalahati lang ang nalalaman mo sa mga talents mo. At kalahati ang mali mo. Kalahati. Okay. Kasi yin and yang yan. Balance. Oh, sige. So, ikaw na rin ang mag-final note. Bye-bye. Okay. That ends po our part 2 ng aming challenge. And we hope you have learned something from this. These are common words na dapat po sana ay na-propronounce na po natin ng maayos. Okay? So, thank you. See you next time. Sige na.